itago niyo na lamang po ako sa pangalang Junie. Nakatira dito sa parating Mindanao. Gusto ko lang din po sanang magbahagi ng kwentong aswang na naranasan ko at ng aking ate, saka ng dalawang nakababatang kapatid, nang minsan kaming naka-close encounter ng ganoong nilalang. Ang karanasang ito ay nangyari noong 2017 sa bahay na aming nilipatan. Buntis noon si ate, kaya siguro tinatangka siyang lapitan ng aswang. Dahil isang DH si mama, ay kaming apat lamang ang magkakasama sa bahay na naipundar ni mama para sa amin. Dahil nag-aaral pa ako ng taong yun, ay madalas nasa computer shop ako. Dahil na rin sa mga nakatambak na mga projects na walang sawang binibigay ng aming guro. Pagkagaling ko sa paaralan ay magpipihis lang ako at saka kakain. Pagkatapos ay pupunta sa internet cafe na malapit lang naman sa aming bahay. Uuwi na lamang ako kapag tumawag na si ate o di kaya ay kung makaramdam ako ng gutom. Yun ang aking naging routine, kaya bihira lang ako sa aming bahay. At tandang-tanda ko pa, pinapagawa kami noon ng aming guro ng mahabang PowerPoint para sa aming reporting activity at kinabukasan na raw yun ipapasa. Dahil nga rush, ay kagad akong pumunta sa computer shop na cellphone at pera lang ang aking dala. Bandang 5:30 ng hapon noong makarating ako sa computer shop. Sa isip ko noon ay maaga pa naman, kaya naglaro muna ako para malibang bago gawin ang project ko. Noong nakaisang game na ako, tumunog ang aking cellphone, kung kaya binasa ko ang message mula sa isa kong kapatid. Doon ay nabasa ko na tinatanong niya ako kung hindi pa daw ba ako tapos at kung anong oras daw ako uuwi. Kaya sinabi kong hindi pa ako nakakapagsimula dahil naglalaro pa ako. Pagkabasa ko ng reply niya, napilisan ko ay tinago ko na ang aking cellphone. Noong magsisimula na ako sa paggawa ng project ko, ay may tumawag sa akin. Pero dahil gusto kong matapos agad, ay hindi ko na lamang yun pinansin. Ang isang beses na pagtawag ay nasundan pa ng nasundan, kaya medyo kinabahan ako. Kinuha ko ang aking cellphone at saka tinignan kung sino yun. Si ate pala. Yun nga lang ay hindi na siya tumawag ulit at nag-iwan na lamang ng mensaheng bilisan ko raw at umuwi agad ako. Dali-dali kong tinapos ang mga ginagawa ko para makauwi agad. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras ay natapos ko na rin ang aking pagkahaba-habang proyekto. Kagad akong nagpasya na umuwi dahil malapit nang mag-alas 9 ng gabi yun. Sa aking paglalakad, parang makaramdam ako ng kaba dahil baka kung ano na ang nangyari sa bahay. Bihira kasing tumawag si ate ng ilang ulit, kaya malakas ang kabog ng dibdib ko habang tinataha ko ang daan. Pakiramdam ko ay may matang nakamasid sa akin mula sa karimlan ng gabi. Nang malapit na ako sa bahay namin, ay hindi agad ako dumiretso. Noon ay tumigil muna ako sa paglalakad at saka nagmatsyag. Parang may kakaiba kasi ng mga sandaling yun doon sa bahay. Sobrang tahimik na hindi naman ganoon kadalasan. Sobrang ingay kasi ng aking mga nakababatang kapatid. Maglalakad na sana ako papasok, pero bigla akong natigilan nang may maaninag ako na tumatakbo mula sa tapat ng bahay.
hindi ko nagawang ilawan dahil sobrang bilis ng pangyayari. Pero parang aso ang kanyang wangis. Inakala ko napaka-aso nga yun na naghahanap lang ng pagkain. Kaya ipinagsawalang bahala ko na lang yun. Pagkalapit ko sa may pintuan ay agad akong kumatok. Pero wala man lang ni isa sa kanila ang nagbukas ng pintuan para sa akin. Dali-dali kong tinawag ang nakababata kong kapatid. Pero ilang ulit ko muna siyang tinawag bago siya lumapit sa may pintuan. Kuya Junie, ikaw ba talaga yan? Ang tanong niya na parang nag-aalinlangan na pagbuksan ako. Sinabi kong oo at tinanong ko din siya kung bakit ang tagal niyang buksan ang pintuan. Noong nakabukas na, ay agad akong pumasok sa loob ng bahay namin. Hindi ko na hinintay ang sagot niya dahil agad akong dumiretso sa kwarto ni ate. At pagkapasok ko sa kwarto niya ay nakaupo sila sa kama ng isa ko pang kapatid at nagyayakapan. Noon ay tumakbo rin ang isa ko pang kapatid na nagbukas ng pintuan at saka dali-daling yumapos rin kay ate. Kitang-kita ko sa mga mukha nila ang takot at pangamba. Doon ay tinanong ko si ate kung bakit parang takot na takot sila at kung bakit ang tagal nila napuksan ang pintuan. Nang mga oras na yun ay doon ko na nalaman ang buong katotohanan. Sabi ni ate, noong makaalis ako sa bahay at nagsimula nang dumilim ang paligid ay may nakita silang aso na pabalik-balik. Alam nila na hindi yun taga-amin dahil kilala niya at alam niya ang kulay ng mga balahibo ng aso ng aming mga kapitbahay. Pabalik-balik daw yun at parang nagmamasid-masid sa bahay namin. Pero noong makita niya si ate, ay bigla raw itong nagtatakbo. Ang buong akala ni ate ay tuluyan ng umalis ang aso. Pero bumalik daw yun nang matapos silang kumain. Ang ipinagtataka pa raw ni ate ay kung bakit hindi man lang tumatahol ang mga aso sa ibang kabayan. Hihiga na sana sila nang bigla raw silang makarinig ng huni ng tiktik na umaalikit sa bahay namin. Pagkatapos ay may narinig silang mga kaluskos sa may dingding. Nagyakapan na lamang daw silang tatlo dahil sa takot. Ang sabi pa ni ate, noong makarinig sila ng kaluskos na malapit sa bintana ay bigla raw sumakit ang kanyang tiyan na parang hinihiwa raw. Yun ang dahilan kung bakit panayang tawag niya sa akin. Makailang beses rin daw silang nakarinig ng mga pagkatok sa pintuan. Pero dahil nasa isip nila napakaaswang yun, ay naniguro muna sila at hinintay talaga na magsalita yung kumakatok. Nang hindi raw nila pinagbuksan yun, ay bigla na lamang daw pinagkahampas ang pintuan namin na parang balak talagang sirain. Hanggang sa nabigla na lamang sila nang biglang tumigil raw ang mga pagkatok. Dahil ilang minuto ang nagdaan ay nakarating na ako sa bahay. Dahil ako lang ang lalaki sa bahay ay naging obligasyon ko na panatilihin ligtas sila. Kagad kong sinigurado na nakalak ang mga bintana at pintuan. Nilagyan ko noon ng asin at mga bawang ang mga bintana bilang pangontra sa aswang. Pagkatapos noon ay tabi-tabi kaming apat sa paghiga sa kwarto ni ate. Kagad na nakatulog ang dalawa naming nakababatang kapatid.
Samantalang kami naman ng ate ko ay gising na gising at nakikiramdam sa paligid. Ilang sandali pa ay biglang napahawak si ate sa kanyang tiyan. Noon ay tinanong ko siya kung okay lang ba siya at ang sabi niya ay oo. Pero kahit ganon ay alam ko na may iniinda siyang sakit. Akma na sana akong tatayo para lapitan si ate na nasa kabilang gilid ng higaan nang bigla kaming makarinig ng mahihina ngunit mabilis na huni ng tiktik. Ang akala namin ay huni lang pero may biglang kumalabog sa dingding na malapit sa hinihigaan ng ate ko. Mapapasigaw na sana siya pero sumenyas ako. Napaka magising ang dalawa naming batang kapatid. Kaya tinakpan niya ang kanyang bibig ng palad niya. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at dahan-dahang naglakad sa may bintana para silipin kung ano ang nilalang na humahampas sa dingding malapit sa pwesto ni ate. Nang makalapit ako sa bintana ay bahagya akong binuksan yon at saka sinilip ang nasa labas. Pero wala akong nakitang kahit ano. Dahil doon ay sinarado ko ulit yung bintana at saka bumalik sa aking pwesto. Maya-maya pa ay nakarinig naman kami ng malakas na ingay sa aming bubungan. Parang pusang tumatakbo yun. Pero ramdam mo na talagang ang laki ng kanyang mga yapag. Hindi na naging kampante si ate dahil doon. Bumangon na rin siya at sabay kaming nagmatsyag sa aming paligid. Dumaan ang ilang minuto noong pareho kaming napatingin sa may bintana. Mayroong daliri na nakasiksik sa siwang na parang pinipilit talagang buksan yon. Kampante ako dahil nga sarado yon. Hanggang sa kinabahan na ako nang biglang yung buong kamay na ang nakapasok. Halos hindi ako makapaniwala dahil alam kong nakasara yon ng mabuti. Sa aking takot at pag-aalala ay dali-dali akong pumunta sa may kusina para kunin ang aming itak. Noong makabalik na ako ay naroon pa rin yon. Si ate naman ay takot na sumiksik sa uluhan ng kanyang kama habang nagpipigil ng iyak. Nanginginig man ay tinapangan ko ang aking loob habang hawak ang itak. Dahan-dahang lumangit-ngit ang pintuan ng aming bintana. Nangangatog ang aking mga tuhod dahil dahan-dahang umaakyat ang kung anumang nilalang sa may bintana. Napaatras na lamang ako bigla nang tuluyan nang bumukas ang bintana. Noon ay tumambad sa amin ni ate ang isang nilalang na kawangis ng tao pero kulay itim ang balat niya na parang naliligo sa langis. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Napaatras ako ng mga sandaling yun dahil hindi ko alam ang aking gagawin. Hawak ko pa rin ang itak at inihahanda para pangdepensa sa aking sarili. Noong makapasok na ang nilalang sa loob ng aming bahay ay nagsisigaw na kaming dalawa ng ate ko. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi nagigising ang aming dalawang nakababatang kapatid. Lalapit na sana ang nilalang sa akin nang biglang may malakas na katok na narinig kami mula sa aming pintuan.
na nagtatanong kung ayos lang ba kami. Dahil sa takot namin ni ate, ay sabay kaming napasigaw na merong aswang. Maya-maya pa ay marami na ang mga boses na aming naririnig sa labas ng bahay. Ang nilalang naman ay parang natigilan sa kanyang paglapit sa akin. Napalingon ito sa may bintana. Sunod ay kay ate. Noong sa akin na siya nakatitig, ay bigla siyang napangisi. At kasunod nito ay para siyang naging pusa. Maliksi siyang tumalon palabas ng aming bintana. Medyo napawi ang takot namin ng ate ko ng mga sandaling yun. Pero ang ginawa ko ay dumungaw ako sa aming bintana. Kaya pala nagkakagulo ang mga tao sa labas ay dahil pilit nilang hinabol ang aswang na pumasok sa aming bahay. Hinintay ko na makabalik ang mga kalalakihan na yon. Pero hindi na sila nakabalik sa aming bahay. Sinabihan ko si ate na matulog na, kaya nahiga siya sa kanyang pwesto. Ako naman ay tahimik na nagmamatsyag sa buong paligid namin habang nakahiga na, hanggang sa tuluyan ko nang maipikit ang aking mga mata. Kinabukasan, agad na kumalat ang balitang pinasok kami ng aswang. Nang mga sandaling yun ay kanya-kanya ng kwento ang mga tao bago kami napasok nung aswang. Ang sabi pa ng isang babae, simula raw ng nakaraang linggo ay palagi siyang nakakakita ng aso na palakad-lakad papunta sa tapat ng bahay namin. May nagsabi rin na may namataan sila na pusa sa itaas ng aming bubungan. Doon kami nagtaka dahil wala naman kaming alagang pusa o kaya ay aso. May isa pang matanda ang nagturo sa amin kung ano ang dapat namin gawin para hindi na raw kami muling pasukin ng aswang. Binigyan niya kami ng isang bote ng langis na ayon daw sa kanya ay bubula raw kapag may aswang na malapit. Pagkatapos ay binigyan niya rin kami ng buntot ng bagi. Lubos ang aming pagpapasalamat sa kanilang lahat para sa malasakit nila sa aming magkakapatid. Noong malaman ni Mama yun na nasa Hong Kong noon, ay nag-alala siya para sa aming apat, lalo pa at buntis si ate. Dahil doon, nagpa siya na lamang kami na kumuha ng kasambahay para kahit papano ay may aalalay kay ate at hindi na rin kami kaanong matatakot. Sa ngayon ay nandito pa rin sa amin ang bote na may lamang langis at yung buntot ng pagi. Itinago talaga namin yun dahil alam namin na darating ang araw na muli namin itong magagamit. Naniniwala naman kami sa bisa nito. Dahil simula nang mapasa amin yun, ay hindi na kami nakarinig ng mga huni ng tiktik sa aming paligid at hindi na rin kami muli pang pinasok ng aswang. Maayos rin na nakapanganak si ate at ngayon ay buntis ulit siya sa pangalawa niyang anak. Hanggang dito na lamang po at salamat sa inyong pagbabasa. Hanggang sa muli, para sa mga kakaibang kwento ng kaalaman, hiwaga at misteryo.